So before tayo proceed further regarding sa double integration method, discuss muna natin ang scope and diffraction. So kapag pinag-usapan natin ang scope, ang ating pinag-usapan is whether yung ating graph is increasing or decreasing, or yung ating curve, if yung ating curve is increasing or decreasing. So pag increasing, ibig sabihin yung graph natin is tumataas, and decreasing siya ay bumababa. So kapag ating pinag-uusapan ang scope na 0, ibig sabihin ng scope na 0, hindi siya tumataas and hindi rin siya bumababa. Nangyayari ang scope na 0 kapag yung graph natin is nasa maximum or minimum. Kapag sinabi natin maximum, yan yung highest point natin sa curve. Kapag sinabi minimum, yan yung ating lowest point. Kumbaga, kapag ating pinag-uusapan ang maximum scope at minimum scope, yan yung point na kung saan yung ating curve ay naga-transition from increasing to decreasing or decreasing to increasing. Parang etong graph natin, from increasing yung graph natin, at this point, nag-start naman siya, after itong point, nag-start naman siya mag-decrease. Then decrease yung ating graph, and after this point, nag-start naman siya mag-increase. So yan ang ating maximum and minimum. So, at maximum point natin ng curve, ang ating scope, again, ay 0. Next naman, discuss naman natin kung kailan 0 ang diffraction. So, based sa ating itsura ng ating elastic curve, ang ating sinasabing diffraction is yung pag-deform ng ating beam. So, kung ating mo-observe, within the span ng ating beam, from this initial position, siya ay nag-deform pababa. Siya ay bumagsak. So, masabi natin, siya ay nag-diffract sa points between etong dalawa. Pero, sa points na kung saan meron tayong support, ang ating assumption dyan is zero ang ating diffraction. Hindi siya babagsak and hindi siya aangat. Hindi siya matatanggal pataas, hindi siya mag-bend pababa, or either way. So, ito yung pwedeng guide natin. So, basta nasa support tayo, pin, roller, or cantilever. So, may special cases. Minsan, hindi zero ang diffraction sa roller. Pero, in general, ang ating assumption is zero ang diffraction kapag nasa supports tayo. So, either whether ang ating support ay pin, roller, or cantilever, ang ating diffraction dyan ay zero. Pero, pag ating pinag-uusapan ng scope, ang scope magiging zero lamang siya kapag cantilever support. So again, tandaan natin itong guide para sa pag-try natin ng iba't ibang figure, ma-determine natin if nasaan yung ating zero diffraction or zero na scope. So bakit ba natin siya kailangan gamitin? Ba't ba natin kailangan ito gamitin? So, kapag tayo kasi ay nag-integrate, parati tayong may constancy sa last part ng integration natin. For example, ang x square, kapag ang x square ay ating in-integrate, siya ay magiging x cube over 3. Pero, after natin mag-integrate, nag-add tayo ng constant plus c. So, ang question natin, after natin mag-integrate, paano natin madedetermine yung value ng ating constant na c? So, yan ay ating madedetermine using yung ating assumptions. Yan ang ating tinatawag na boundary conditions. So, using yan, madedetermine natin yung value ng ating constants. So, if ang ating beam ay symmetrical, kapag ating sinabing symmetrical, siya ay, kumbaga, if siya ay hinati natin sa gitna, yung left side ng ating beam and right side ng ating beam is balanced. Kapag symmetrical, yung ating maximum na scope and maximum na diffraction ay nangyayari sa gitna. For example, eto. Kung ating hatiin sa gitna etong figure na to, balance yan sa left and right part. Kasi sa left part, meron tayong support na pushing upwards. Sa right part, meron tayong force na pushing upward. And sa left part, meron tayong load
and sa right part meron tayong rope. So balance siya. Expect natin na sa gitna ng ating beam, dyan mangyayari ang maximum diffraction as well as maximum na slope. Ibig sabihin, dyan siya mag-diffract na pinakamalaki. And ibig sabihin, sa point na yan, dyan din zero ang ating slope. Again, pag zero ang ating slope, yan yung point na kung saan siya nag-transition from increasing to decreasing, or case neto, decreasing to increasing. Again, yan ang case natin kapag siya ay symmetrical. So, etong number 7, yan ay also symmetrical. Kapag eto ay atingin natin sa gitna, sa left part meron tayong support pushing upwards, right part meron tayong support pushing upwards, and sa left part meron tayong triangular load, and sa right part meron tayong triangular load. So, ang ating maximum na diffraction ay mangyayari sa gitna. Diyan siya pinakamag-diffract. And additionally, dito rin mangyayari ang ating zero na slope. Kasi, sa point na to, siya ay nag-transition from decreasing to increasing. Pero eto, at first glance, mukha siyang symmetrical. Kasi meron tayong support sa left and support sa right. Pero if ating hatiin to sa gitna, sa left part, aside sa meron tayong support, I mean, yun ang meron natin, support lang naman. Pero sa right part natin, aside sa meron tayong support, meron tayong applied na couple sa kanya. So, ibig sabihin, hindi siya symmetrical. So, based dyan, hindi natin pwede sabihin na yung ating maximum na diffraction is nasa gitna and yung ating zero na slope is nasa gitna. Hindi natin siya pwedeng gawing assumption kasi hindi siya symmetrical. So, kapag ang ating support ay pin and roller, kadalasan ganito ang itsura ng curve niya. Pag ganyan. Or pag ganito. Or ganito. Or ganito. Pero, kapag tayo ay cantilever, kadalasan, I mean, parati siyang ganito. Kung saan yung ating support, dyan siya mag-start bumagsak. So, eto, another cantilever, eting support natin, mag-start naman siya bumagsak. So, anong sabi natin? Kung nasaan yung ating support, ang ating diffraction dyan, usually ay zero. So, yun na lang isipin natin. Basta supports natin, ang ating diffraction ay zero. As of now, yun na muna ang isipin natin. So, for example dito, ang ating movement sa x-axis ay from ang leftmost part is 0 meters, ang ating rightmost part is L meters. So at 0, at x is equal to 0, and at x is equal to L, ang ating diffraction ay 0. Ito another pin and roller, so expect natin na at x is equal to 0, and at x is equal to L, ang ating diffraction ay also 0. Same dito, 0 and L, diffractions ay 0. 0 and L, diffractions ay 0. So, sa ibang part, di ko nasugat yung X is equal to L, diffraction is equal to 0. Basta yun yung ating assumption. Basta pin and roller at points X, at points 0 and points L, which is yung farthest part or yung location ng ating another support, ang ating diffractions dyan ay 0. Paano naman sa cantilever? Sa point na to, meron tayong support. Sa point na to, wala. So, ibig sabihin, ang point na kung saan zero ang diffraction is dito lamang. Dito, hindi siya zero kasi wala naman tayong support dito. Same dito, andito yung support natin and wala dito. Kaya ang ating zero diffraction is andito naman. So based naman sa ating guide, kapag ating pinag-usapan ang slope naman, kadalasan kapag slope ang ating pinag-usapan, sa pin and roller support, ang slope natin ay hindi zero. Pero sa ating cantilever, zero ang ating slope. Ibig sabihin nito, pag siya ay cantilever, sa point ng ating cantilever, diyan siya maximum. Maximum. Pero kapag ating pinag-usapan ay pin and roller supported na beam, ang ating maximum na slope ay wala sa supports natin. Bakit? Kasi, kunwari, ito yung kunwari, ito yung ating pin. Kapag nag-bend yung ating beam,
pag ganyan siya. Diba? Meron tayong slope na pag ganito. So, hindi zero yung slope natin. Ang slope natin, kapag tayo ay fixed support, kung siya ay mag-bend, pag ganito. So, kung ating makikita, sa ating cantilever supported na part ng ating beam, hindi siya pasiganting. Pero sa point ng ating pin, nagpasigant yung ating beam. Kaya ibig sabihin, meron tayong slope. Pero dito, itong point, wala tayong slope. Flat lang yan. Kasi kung meron tayong curve, sa topmost part ng curve natin, ang ating slope ay flat. Ibig sabihin ng flat na slope, yan ay zero. So, expect lang natin, kapag cantilever tayo, sa point na kung saan nakarocate ang ating cantilever, ang ating slope ay always zero. Cantilever, slope ay zero. Pero ito, since hindi naman siya cantilever supported na beam, sa points na kung saan meron tayong support, ang ating slope dyan is hindi zero. Meron siyang value, pero hindi natin alam if ano ang kanyang value. Pero ang point natin, hindi siya zero. So additionally, bakit sa iba may x is equal to l over 2? Ito, x is equal to l over 2, x is equal to l over 2. Sabi natin again, kapag ang ating beam ay symmetrical, so ito is symmetrical, kasi sa left part ng ating gitna is supports and load, support and load. So same ang ating left and right side, so symmetrical siya. Ibig sabihin, sa gitna ng ating beam, dyan maximum or dyan zero yung ating slope. So ito, symmetrical din siya. So expect natin, sa gitna, dyan zero yung ating slope. And ito, symmetrical. So sa gitna, dyan zero yung ating slope. So ito, since hindi naman evenly distributed yung ating load, dito mas mataas kaysa dito, hindi tayo pwede gumawa ng assumption na nasa gitna yung maximum na part ng ating bending or yung zero slope natin. Wala siya dyan. So yan ay konting overview natin regarding sa beam boundary conditions. Again, ito ay magagamit natin para mahanap natin yung ating constants of integration or yung ating C kapag tayo ay nag-integrate na.